Hello guys, welcome sa Maestro Chess TV, ang Tagalog Chess Tutorial. Okay, andito naman po ang inyong maestro upang bigyan ka ng panibagong kaalaman sa chess, lalo na kung bago ka pa lang sa paglalaro nito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka pag may in-upload ako na bagong video. Okay, so ito ang ating pag-aaralan ngayon. Nung una, napag-aralan na natin ang mga galaw ng bawat piyesa. Ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo ay ang espesyal na galaw ng ilang piyesa. Okay. Umpisahan natin sa tinatawag natin na castling. Ito ay galaw gamit ang king at ang rook, kung saan hindi natin susundin yung tamang galaw ng dalawang piyesa. Okay, so umpisahan natin sa king side. Okay, so pag sinabi natin king side, ito yung nasa right. Okay, nasa right kung saan nandun yung iyong king. Ayan, ito yung king side. Pag queen side, ito naman sa left side. Okay, so ito ang pag-castling kapag king side. Okay, tatalan ka ng isang square. Okay, so tatalan ka ng isang square, yung king. Tapos yung rook ay kukunin mo, tatalan din siya ng isang square. Yan yan. Okay, so yan ang castling sa king side. Okay, so gawin naman natin yan ay sa queen side. Sa queen side, tatalon din ng isang square ang king. Yan, isang square yung kanyang tinalunan. Tapos ang rook, dalawang square na yung kanyang tatalunan. Okay? Ito ang ating dapat tandaan pag tayo ay magkakasling. Kailangan una nating hahawakan ang king. Okay? Kailangan una nating hawakan ang king bago natin gawin ang castling. Okay? Kapag ang una mong hinawakan ay ang rook, eto, ginanyan mo na siya, hindi mo na pwede yung i-castling. Okay? So, kailangan pag magka-casting ka, una mong hahawakan ang king. Okay. Sunod. Kapag ang king ay nagalaw mo na, ito, tapos binalik mo siya dito, hindi ka na pwedeng mag-castling kahit saan dito sa dalawa na to. Okay? Isa pa. Pag ang nagalaw mo naman ay ang rook, ito, nagalaw mo na siya dito, tapos ibinalik mo siya dito, hindi ka na pwedeng mag-castling ulit kahit hindi mo pa nagagalaw ang king. Okay? So, kung nagalaw mo na to, dito ka na lang sa kabila, pwedeng mag-castling. Okay? O kung ito naman, baliktarin naman natin, kung ito naman yung iyong nagalaw, yan, tapos binalik mong ganyan, hindi na kayo pwedeng mag-casting dito sa queen side. Pwede ka na lang mag casting ay sa king side. Okay? Isa pang dapat nating tandaan sa castling. Kapag ikaw ay na-check. For example, na-check ka ng bishop. Ayan. Hindi ka pwedeng mag-castling kahit saan dito sa king side saka sa queen side. Okay? Next. O, halimbawa, hindi ka naman na-check. Okay. Or, andito yung bishop. Hindi ka pwedeng mag-castling dito sa king side. Kasi, under-check ka ng
bishop. Ano ba yung undercheck? Okay, yung undercheck ay kung saan yung madadaanan ng king kapag siya ay magka-castling ay matcha-check siya ng ibang official, ng kahit anong official. So yun ang tinatawag natin na undercheck. Dito ka lang pwedeng mag-castling sa queen side. Okay. So yan yung mga dapat nating tandaan sa pagka-castling. Ano naman ang magandang nagagawa ng castling? Okay, una, natutulungan ang rook na makaalis sa corner at makapunta sa gitna kung saan madalas nangyayari ang laban. Okay, and ang next natin ay natutulungan ang king na makapunta sa ligtas or makatago siya para hindi agad siya mate or ma-checkmate. Okay, ang next natin ay ang en passant. Ito ay French word na ang ibig sabihin ay in passing. Ito ay isa pang paraan ng pag-capture ng pawn. Okay. Halimbawa, ang isang pawn natin ay nakarating na sa 5th rank or nakalampas na siya doon sa base ng kalaban. Nandito na siya, no? Tapos, yung isang pawn ng kalaban ay nag-diretso dito. Pumano siya ng dalawang square. Ngayon, pwede mong gamitin dyan yung tinatawag na en passant or yung pag-capture ng pawn. Ito yun. Yan. So, yun yung isang klase ng ano, ng pag-capture ng pawn. Okay. Halimbawa, eto nandito sa kabila. Etong pawn na to, nag-move dito or gumalaw dito, no? Ayan. So, pwede mong gamitin yung galaw na en passant. Ayan. Pwede mong makapture yung pawn, etong pawn na to. Okay. Ganon din. Halimbawa, meron kang pawn dito. May pawn ka dito. Okay. Tapos, di ba nakalampas na yung pawn ng yung black pawn sa iyong base. Nag-move ka ngayon dito. Tinapatan mo siya. Okay, pwede siyang mag-move. Pwede kanyang makapture or gamitin yung tinatawag na en passant. Ayan, so pwede kanyang ma-capture. Okay, dito na tayo sa tinatawag natin na pawn promotion. Okay, yung iba, hinahayaan nila yung pawn o hindi nila pinoprotektahan. Kasi ang sinasabi lang ay 1 point lang kasi yung pawn. Okay, so hindi nila alam merong mahalagang gamit din niya ang pawn na yan. Okay. So, ito yung pawn promotion. Okay, kapag ang iyong pawn ay nakarating na dun sa 8th rank, dun sa dulo ng base noong, dun sa may base ng kalaban, yung pawn mo pwede siyang maging official. Bawa itong pawn na to, ayan, nakaabot siya hanggang dito, pwede siyang maging knight. Or, kung gusto mo naman ay bishop. Pwede rin na rook. Or, queen. Okay, pero mas maganda, kung sa akin, mas, ang gugustuhin ko pang makuha ay queen. Okay, para kasi, sa lahat ng officials, ito ang pinakang powerful or pinakang malakas sa lahat ng official. Sana po ay may natutunan kayo sa topic na to. At kung may gusto pa po kayong malaman, just leave comments at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Okay, so
Maraming salamat po sa panonood sa Maestro Chess TV Tagalog Chess Tutorial, kung saan matututo ka kung paano maglaro ng chess.